Ayan, magandang hapon. Magandang hapon, everyone. 12:35 na ng hapon. So, ngayon lang ulit ay nakapag-vlog. Today is November 1st, 2024. So, may gusto lang akong i-share sa inyo, guys. For the past months and weeks ko dito, ng buhay ko dito sa France, sobrang intense. Hindi ko in-expect, guys, na yung lahat ng nangyayari ba, sobrang akala mo wala nang darating na problema sa'yo, yung mga ganun. Pero talagang may mga ano pala, mayroon pa rin mga pagsubok na hindi natin kaya maipaliwanag. So, gusto ko itong i-share sa inyo, hindi para maawa kayo sa akin, or kung ano yung isipin nyo, di ba? Gusto kong i-share sa inyo para maging aware lang tayo, guys. Ang ingay sa taas. Nagbabakim siguro sila sa taas or naglalagari. So, para maging aware lang din tayo, guys. Kasi before, hindi talaga ako, parang naniniwala ako na may mga scammer. Pero, parang sa akin ba na parang hindi ako mai-scam, yung mga ganun. Parang, i-down ko pa yung, alam mo yun, i-judge ko pa yung mga nai-scam. Kasi feeling ko, bakit ka na-scam, gato ganyan, parang ang ano mo naman, ang stupid-stupid mo naman, kasi parang ganun. Pero yun nga, yung mga parang sa mga weakness, mga strength kasi natin, itetest tayo ni Lord eh, kung ano, diba, kung hanggang saan yung strength natin, yung faith natin sa Kanya. So, it happened last week. So, parang, pero for the past two weeks ago, yan, may mga offer, guys, may mga offer na loan like that, credit cards like that, yan. So, yung sa loan, yun doon ako na, ano, parang doon ako na sige nga, try ko nga, ganun. So, nag-apply ako ng loan last other week. So, pero inano ko yun, guys, hindi ko itinuloy. Kasi iniisip ko, baka, sabi din ng anak ko, baka ngayon mama ay scam, ganto ganyan. So, hindi ko siya tinuloy. At, yun nga, yung mga ano, guys, yung mga posted sa Facebook, kaya ginawa ko rin talaga itong video na to para ma-warn kayo, guys, kasi alam ko na maraming mga OFW na nanonood sa akin, maraming mga OFW na alam mo yun, ang hirap hanapin ng pera, tapos yung mga scammer na yan, grabe, mga walang puso. So last two weeks ago nga, napunta ako sa site and apply, ganyan. And then, hindi ko tinuloy yun kasi may doubt nga ako kasi nangihingi sila ng almost 100,000 pesos bago daw ma-release yung loan na 1 million. Alam mo noon dati, guys, parang nung mga nakaraan, sobrang hindi ako nakakausap kasi iniisip ko, ang hirap hanapin ng pera, diba? Tapos, mauuwi lang sa wala, diba? Tapos, yun na, hindi ko tinuloy yung mga nakaraan na offer nila. So, ang style nila, guys, pada-downloading ka ng Telegram. Yung alam ko, ang daming nanonood sa Spain, sa Poland, kasi may mga victim sila sa Poland. Nakita ko yung mga picture nila. Ngayon, I am brave enough para sabihin talaga na mga manluloko sila, guys. Hindi pa ako nun naniniwala. Kasi mayroong mga sa Spain, mayroong sa mga Italy na mga victim nila. So, hindi ako maniwala hanggat hindi ko talaga na-experience. Alam nyo yun na parang sobrang ano ba, na kailangan ko pang maranasan yun bago ako maniwala. So yun, hindi ko itinuloy. Pero ganun din yun. Same process, sa website, apply ka kung magkano yung gusto mo. And then, i-add ka nila sa group chat. Gagawa sila ng group chat. Mayroon doon 5 na tao na nag-uusap. So, hindi ko yun kasi inanghingi ng 100,000. So, nung mga nakaraang, nito last week lang, October 25. Grabe talaga yan, October 25. Yung parang na-hypnotize na ako na, gawin ko to. Alam niyo yun, yung madaling araw gigising ako dito para lang, parang sumunod ba sa mga command nila. Yun. Tapos, sinabi ko sa anak ko, yung sabi ng anak ko, mama, huwag kang maniwala, talagang scam yan, check yung ID. So, ano pa sila ha, ang gagaling nila ha, ginagamit nila yung ibang mga company sa Pilipinas na registered by SEC. Tapos yung mga banko, ang lalakas talaga ng loob nila, yung mga tao sa banko doon sila nagpapa, may mga pangalan sila na doon ipapadeposit yung pera. So yun na nga, madaling araw, so wala akong pera, guys, kasi wala pa namang sweldo that time, ganun. So nanghiram ako ng pera kay Nick.
So agad-agad sinendan niya ako ng thousands of dollar. So sinendan niya ako. So hindi kami makatransaksyon, parang ilang beses na nag-fail yung transaksyon namin. Parang it's a sign na rin ba ni Lord na wag niyong ituloy kasi ganyan. Pero ako pa rin, nag-i-insist pa din ako. Parang akong na ano guys, parang akong na-hypno ba na gawin mo to, nagagalit pa ako sa mga anak ko na dapat gawin niyo to, i-deposit niyo to, ganito, ganyan, ganyan. And then at the end, na-deposit na yung pera na hinihingi nila nung time na yun. Luckily guys, hindi ko ginamit ang bank ni Daddy Bear. Hindi ko ginamit din yung bank ko dito. Or otherwise, talagang hindi ko alam kung ano mayayari sa akin. Ang ginamit ko na bank, yung bank ng anak ko. Kaya lang, nakakalungkot din na yung bata na inosente, yung may bank ko ba, na nadamay sa mga ganitong gawain ng mga manlulokong tao sa mundo. So yun, in short, yun, nakuhanan kami ng pera. Talagang, as in, alam mo yun, yung doon din sa GC na yun, may victim sila sa Poland, may victim sila sa Kuwait. Nasa akin lahat yung mga photos niyan. And then, ayun, na-complain na namin sa BPI at saka sa BDO yung mga transaction. I forward the report also sa NBI at saka sa SEC. Yun guys, ang i-advise ko sa inyo, huwag tayong matakot na mag-complain. Kasi kung hindi tayo mag-complain, yung mga tao, hindi sila titigil sa kasamaan nilang ginagawa. Kung baga, although nagkakautang naman tayo, given na ba, nagkakautang lahat naman ng tao, halos nangungutang, di ba? Pero marunong tayong magbayad, alam natin yung obligasyon natin kahit nahihirapan tayo, di ba? Pero yung mga tao na talagang one day, grabe, hindi ko lubos maisip na in just one click, maluloko kami ng ganun. Tapos, edo yun na, yung sinabi nila na hindi daw ako qualified, kasi daw yung mayroong, hindi ko alam kung anong tawag doon kasi hindi naman ako magaling sa mga ganyan eh. So may ganyan sila, may AI sila. Alam ko AI daw yun, sabi ng anak ko. Yung gano'n na circle na doon makikita. Hindi ko alam kung anong tawag doon na doon makikita kung bakit hindi ka-qualify, ganito ganyan na decline yung loan mo. Yung gano'n. So, nung makita ko yun guys, ang sinabing insufficient balance, parang, alam mo yun, parang nag-numb yung buo kong katawan. At saka parang hindi ko talaga nagnab yung pisngi ko na I almost collapse. Ganyan kayong mga masasamang tao, mga scammer. Grabe ang ginagawa nyo. Hindi lang sa pera, yung emotional. Alam mo yung matrauma ka talaga na every time mag-i-email sa'yo, i-check mo kasi baka nahack na yung account mo, yung Facebook mo, baka nahack na yung messenger mo. Alam mo yun, yung mga number mo. Luckily dito sa France, very strict talaga sila. Nag-warning sila. So nag-warning yung aking mobile apps dito. Nag-warning sila na-involved sa cyber crime yung aking number. Tapos yun nga, sad to say na yung anak ko na inosente, walang kaalam-alam, siya yung nagsampa ng kaso kasi bangko niya yung ginamit, di ba? Tapos ganito na, di nasend na yung pera, humihingi pa sila guys ng 120,000 pesos. Kasi daw, kung gusto ko daw makuha yung unang i-deposit, mag-deposit daw ulit ako ng 120,000 pesos para daw makuha ko yung in-offer nila. So, doon na, parang hindi naman ako tanga. Alam mo, pero nung time na yun, parang gusto ko pang tumawag sa employer ko at manghihiram ako eh. Kasi alam ko naman na pag tumawag ako, hindi nila ako papahindian. Pero sabi ng anak ko, Mama, stop it. Kasi alam mo na ganun. Tapos, I did a video call. Kasi sabi ko, pwede ba kayong tawagan? Nakausap ko naman sila bago ako mag-file ng ganun. Ganyan yung mga transaction, nakausap ko sila. And then, parang totoo ba na ano sila? Tapos, yung pala, siguro sila lang yung nag-uusap dun sa group chat. Tapos sabi ko, sige, pwede ba tayo mag-video call? Ipakita mo sa akin. Nag-video call tayo para mabigay ko sa yung 120,000 na yan. Yun, non-confirmed AI guys sila. Nagpe-pretend sila, yung mukha nila ginagaya, tapos yung ano. Kaya, so sad. Yung mga kababayan natin, alam ko, nanonood kayo dyan sa Poland, may mga biktima dyan. Huwag kayo guys matakot na mag-complain. Kasi kung hindi tayo mag-complain, hindi natin ito a-actionan. Hindi, alam nyo yun, hindi matatapos eh. Tsaka sabi ko nga, at least nag-complain tayo. Hindi man sila, makaligtas naman sila sa batas ng tao, hindi sila makakaligtas sa batas ng Diyos. Yun. So sobrang alam nyo yun. Yung iyak ako ng iyak, iyak ako guys, yung hindi na ako makausap, yung trauma ba na hindi ako makakain, o diba? So sana masayang-masaya yung mga scammer na yan, yung ginagawa nyo sa mga OFW na sobrang hirap, hindi nyo alam kung paano naghihirap yung mga OFW para lang kumita ng pera. Tapos sa isang iglap, ganyan ang gagawin nyo, di ba? Bagay, sila talaga mga ano yan eh, mga demonyo ba? Oo, talaga mga devil sila. Wala silang awa. Kumbaga, sorry for my words, pero yun yung totoo talaga, mga devil sila na hindi sila naaawa sa mga tao. Kasi nakita ko yung mga, alam ko yung mga pictures na sinisend nila sa akin na
nasa GC din na sila din daw yung kasabay ko na makaka-release ng pera. Na kunyari, narilisan nila ng pera. Alam ko, ginagamit lang din nila yung mga tao na yun. Yan. Yung mga tao na yun. Mayroong isa na taga Poland, may Kuwait, hindi ko pa matandaan yung isa. Basta madami. Mayroong, kaya pala yung mga nagpo-post dyan sa ano, iba-block nila agad guys yung mga nagpo-post kasi wala talagang, yun yung learnings, walang instant money. Walang totoong ganyan, nagpapahiram ng walang collateral, walang ganyan, walang totoo. They all fake, they all scammer. Yung mga nagpo-post sa Facebook, dinilit ko lahat, I reported all. Talaga, yun. Yun na lang, and mahirap makabawi kasi alam mo yun, ang dami mong sacrifices, ang dami mong ano, 'di ba? Tapos yung matutrauma ka na magkasakit ka. Ngayon ka ano ko lang, may lagnat pa nga ako eh. Yung nagkasakit ka lang dahil sa mga walang pusong tao, 'di ba? So, yun, lesson learned guys, kaya ginawa ko tong video na 'to. Noon talaga parang gusto ko na kaagad siyang gawa ng video, pero kasi naiiyak ako eh. So, kailangan kong maging strong yung heart ko ba. Maging strong na ma-deliver ko sa inyo yung mga gusto kong sabihin para ma-aware tayong lahat. Kasi ramdam ko lang yung mga sahong ko, mga ano. Di ba magkano lang naman ang sweldo natin dito sa France? Hindi naman porket nandito ka sa France, malaki na yung sinusweldo mo, di ba? Malaki nga yung sweldo mo dito, ang laki din naman ang cost of living. Di ba yung halos hindi ka nga mamahinga sa katatrabaho? So yun lang, kung mayroon kayong mga experience na ganito guys, i-comment nyo lang dyan. And sama-sama tayong magdasal. And may awa ang Diyos na mapaparusahan sila. Yun. And yun, kung may mga experience kayo na ganito, comment kayo sa description box. And yan, huwag tayong matakot na mag-complain sa mga authority. Kasi, yon ginawa na namin step by step. I know na hindi madali, pero with the helps of God, magiging madali ang lahat at mananagot ang mga ganyang klase ng tao. So, yun lang guys, sa mga susunod na vlog, I will share you paano ko nalampasan yung mga luha ko, yung mga, as in yung sobrang stress ko, na overcome ko yun with the help of Lord. So, yun. And yeah, yun lang, and we keep going, and huwag tayong magsasawang magdasal kahit na ano man yung na-experience natin. Hindi naman porket naka-experience ka ng bad thing sa mundo ay pinarurusahan ka ng Lord, hindi yun guys. Alam ko din na may purpose si Lord kung bakit nangyari ito. At ayun, sana ano, kung yun mga experience nyo, let me know. You can message me sa ating Facebook page and sama-sama tayo na magko-complain about this. At lagi ko ding sinabi, at sinabi ko din to sa scammer, walang nagwawaging masama dito sa mundo. Yan. Tandaan natin yan. Hindi nagtatagumpay ang sino mang masamang gumagawa dito sa mundo. Yun lang, and we keep going, and we love you all guys. God bless us all.